Dear Lady Love TV. Ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang Wanted Wife of the CEO. Tunghaya na po natin ang ikapitong bahagi. Do you really want to hear? Okay. I'm obviously okay, Feliz. Kontento ka na? 3D, asawa mo ako. Bakit hindi mo sabihin yung totoo para alam ko kung ang kulit mo? Sabi ko okay ako. Okay ako, Feliz. Okay. Ganyan ba ang okay? Kung okay ka, sana hindi malamig ang pakikitungo mo sa akin. Hindi ganito na. Gusto mong masaktan? Sige. Hindi ako okay. I'm not fucking fine, Feliz. For what reason? Tungkol sa nangyari nung gabing iyon, yung nakita ko. Napasuklay ako ng buhok. Ang hirap kumbinsihin ng sarili ko na hindi mo yan ginusto. Na aksidente ang lahat. Na mas magaling sa akin si Rick. Tapos, analaman ko na. Tingnan ko ang tiyan niya. Hindi ko alam. Naguguluhan ako kung akin yan dahil sa nangyari sa inyo ni Rick. Ibig sabihin pala, simula pa noon naniniwala ka na sa sinasabi ni Rick. 3D, biktima ako. Ano sa tingin mo? Ginusto ko yun? Sabi niya. I know, pero ang hirap alisin sa utak ko, Feliz. The way you hug him. Hindi maalis sa isip ko, even though kinukumbinsi ko ang sarili ko na hindi mo ginusto. Dahil iba kang babae sa mga babaeng basta-basta na lang na ikakama. Basta-basta na ikakama? Ibig sabihin, kung hindi mo ako asawa ngayon, baka yun ang nasa isip mo sa akin. That's because lahat na kinukuha namin sa kumpanya ay unvirgin. Kaya ang akala ko ay basta-basta na lang kinakama. 30. Ano bang tingin mo sa akin ngayon? Seryoso na yung tanong. Wife. Nakatingin pa rin siya sa akin. You are my unvirgin wife. Sino bang naka-unvirgin sa akin? Ha? Iniiwas ko ang tingin ko. All this time pala may doubt ka. Kung may doubt ka sana, hindi mo na lang ako pinakasalan. Kung sa tingin mo na hindi mo na ako makukuhang virgin. My God, kumbinsing-kumbinsi pa naman ako sa sinabi mo noon. Tapos malalaman ko na hindi ka kumbinsido na virgin ako nung may nangyari sa atin. Tumulo ang luha niya. Tama pala si Rick noon. What a mistake. Kung alam ko lang sana, sinampahan kita ng kaso. Pero dahil sa lintik na trabaho, binigay ko ang pagkababae ko. Tumayo siya. Pinunasan ang luha. Linawin na natin to. Total hirap na din ako. Let's end this. Useless relationship gayon. Hindi lang naman ang pinag-iisipan mo ang dala mo. Na hindi sa'yo. At pinag-iisipan mo ko na hindi virgin ang nangyari sa atin. Tapusin na natin to. Magre-resign na din ako. Tumayo na siya at iniwan ako habang umiiyak. Napasuntok ako sa mesa. Sakto naman na dumating si Dino. Hindi pa ako nakontento ay pinagsusuntok ko pa rin ang mesa ko. Sir, susundan ko ba? Tumango ako. Napasuklay uli ako sa buhok ko at kinuha yung jacket ko tsaka umalis. Hoy, saan ka pupunta? Sabi ni Sabi. Hayaan mo ako. Pwede ka nang umuwi. Sumakay ako sa kotse nang bigla siyang sumakay. Sasama ako. Iyon ang utos sa Dino. Napailing ako at inandar na ang sasakyan. Gusto ko lang magpalamig. Naguguluhan ako kung ano ang gagawin ko ngayon. Kung paano maaalis ang nasa isip ko. Ang aga naman na yung alak na yan. Hindi ko siya pinapansin. Gusto ko makapag-isip ngayon. Umiinom lang ako ng umiinom hanggang may maisip ako kung anong gagawin ko. Napahilamos ako ng mukha. Wala akong maisip. Nakakainis. Tama na yan. Nakailang bote ka na. Baka balak mong ubusin lahat ng alak nila dito. Bakit ka ba nandito? Alauna na kaya. Kitang-kita mo na nagyuko na siya sa sobrang kalasingan. Tara na. Hatid na kita sa mansyon. Mas malapit yun kasi sa bahay mo. Kinuha niya yung bote at tinungga, kaya hinablot ko. Kasama yung mga alak na inalis ko na. Sinamaan niya ako ng tingin. Halika. Tinayo ko na siya. Hays, ang bigat pa naman. Mabuti na lang, bata kami. Alaalalay ko siya hanggang maipasok ko sa kotse. Ako na din ang nagmaneho. Nakarating na kami sa mansyon na walang katao-tao. Oo nga pala, Sabado na kaya walang tao. Kasi nagsiuwian na sila. Sinamahan ko siya sa may kwarto niya. Bagsak na bagsak ang katawan, kaya kumuha muna ako ng basahan para punasan siya. Nung inagaw ko kasi yung alak niya natapunan sa kanya, kumuha ko ng ekstrang damit niya. Inalis ko na yung polo niya nang napatigil ako. Tinitigan ko muna yung katawan niya. Hinimas ang konti. Hindi maikakaila na napakaganda ng katawan niya. 30.
Ano bang meron kay Feliz para lasingin mo ang sarili mo ng ilang beses? Kung virginity din lang naman ang usapan, ay berhen na berhen ako. Gumalaw si 30 halos papikit akong tiningnan. Feliz. Feliz. Napakuyamang kamao ko. Ako ang nandito, ibang hinahanap mo. Pinunasan ko pero hindi ko mapigil ang hawakan yung katawan niya. Naglakbay ang kamay ko mula dibdib hanggang pusod. Stop. Lasing niya sabi. Napakagat ako ng labi at lumapit sa kanya. Hinalikan ko siya ng hinalikan para akong uhaw na vampira sa ginagawa ko. Kahit paulit-ulit na binabanggit ni 30 ang pangalan ni Feliz, ay patuloy ako sa ginagawa ko. Yes, I'm Feliz. Halika 30, yakapin mo ako. Bulong ko. Feliz, akin yung baby mo, di ba? Napatigil ako. Buntis si Feliz? Hindi pwede. Naghubad ako ng mabilis at pumatong kay 30. Alam kong una ko ito at paniguradong magagalit si 30 kapag nalaman niya ang ginawa ko. Pero hindi ako magpapatalo kay Feliz. Akin ka lang. Ako na ang kusang naghubad kay 30. Bakit ba? Yun lang ang sabi niya. Come in, 30. Come in. Bulong ko. Humiga ako at pilit ko siyang ipinatong sa akin. Hinahawakan ko ang kanyang maselan tsaka nilaro-laro. 30, please, ipasok mo. Tumingin lang sa akin hanggang siya na ang nagkusang kumasok. Umiti ako ng malawak. Akin ka lang. Ako ang dapat nasa trono. Hindi sana ako pupunta dito sa mansyon kung hindi ako tinawagan ng ama ni 30. Ano kayang sasabihin niya? Ayoko sana magkaroon pa ng komunikasyon mula sa kanila at sa akin. Tutal, tinatapos ko na ang relasyon namin 30. Maupo ka, iha. Umupo ako. Narinig ko ang tungkol sa paghihiwalay niyo ni 30 at hindi ko nagustuhan. Napakaseryoso ng mukha niya. Narinig ko din na buntis ka. Dagdag niya. Alam ko din yung tungkol kay Rick. Tiningnan ko siya. Sasabihin mo sa akin, iha, kay 30? Tumango ako. Ngumiti siya. Kung sabihin mo man na kay Rick yan, hindi ako maniniwala. Ipapa-DNA test ko yan kung ang sagot mo ay kay Rick. Kampante din ako na saan ako yan. Kita ko sa mata mo. Ngumiti ako ng tipid. Napamahal na ba ang anak ko sa'yo? Hindi ko agad nagawang makasagot. Maniniwala po ba kayo kung umuo ako? Kahit naging ganun ang una po namin, tanong ko, bakit hindi? Ang pagmamahal naman ay hindi yan appointment na kailangan mo pang tiyakin. Kung hindi bigla-bigla yung nararamdaman, hindi yan schedule kung kailan mo siya mamahalin. Titibok yan na walang pag-aalinlangan, sagot niya. Nakuha ka nga sa ganun pero araw-araw kayo magkasama ni 30. Doon sa araw na iyon, imposibleng hindi kayo ma-develop sa isa't isa. Feliz, yung first na nakita kita, sigurado na ako na para ka sa anak ko. Walang basihan kung paano kayo nagsimula. Ang mahalaga yung nararamdaman nyo. Married na kayo. You both should think about your baby, okay? Halika at samahan kita sa taas. Hindi umuwi si 30 sa bahay kaya dumiretso ako dito. At nakita ko na nandito yung kotse niya. Pupuntahan ko na nga siya pero dumating ka. Kaya sabay na natin puntahan. Umakit kami sa taas. Hindi na siya kumatok at binuksan na lang niya ang pinto. Shit. Narinig ko na sabi ni Dino sa likod. Nanginginig yung buong katawan ko sa nakita ko ngayon. Si 30 at sabi nakahubad sa iisang kama. 30 Mondragon, sigaw ng ama niya. Naanimpungatan siya at gulat na gulat nang makita kami, pero mas nagulat nang makita nakatabi niya si Sabi. Nagising din si Sabi at nagulat nga siya. Napatayo nga at pumunta sa gilid, pero ang nakakuha ng pansin namin ay ang red naman siya sa bedsheet. May nangyari? Tanong ni 30. Kay Sabi, tumango siya. Tumingin siya sa akin. Gusto kong umalis pero hindi ko maigalaw yung paa ko. Hindi ko na rin napigilan ang luha ko na tumulo. Gumaganti siya. Hindi ko naman ginusto yung nangyari at pinilit ako. Pinilit? Hindi yung ganito. Napahawak ako sa tiyan ko. Nahihilo ako na hindi na maintindihan ang nararamdaman. Hinawakan ako ni Dino. Madam, napahawak ako sa kanya. Feliz. Lalapit sana siya pero nalaglag yung kumot para makita ang kanyang gitnang parte. Mabilis niyang tinakpan. Nahihilo ako, sabi ko kay Dino. Ilabas mo na si Feliz, utos ng ama ni 30. Inalalayan ako ni Dino hanggang makapunta sa salas. Mabilis din niya akong kinuhanan ng tubig. Pinaypayan din niya ako para kumalma pero tumutulo lang yung luha ko. Nalaman mo na ba ang lahat? Tanong ko sa kanya. Opo, madam, sagot niya. Yung tanong ko ay tungkol sa nangyari nung na-rape ako ni Rick. Sinabi mo na ba kay 30? Umiling siya. Huwag mo nang sasabihin.
Hayaan mo siya kung anong nasa isip niya. Inuutusan kita bilang madam mo at hindi bilang sekretarya lang. Tiningnan ko siya ng seryoso sabay punas ng luha. Madam, kung ano man ang iniisip mo, malabo mangyari dahil kilala ko si Thirdy. Malabo magawa niya iyon kasi mas kilasing pa siya. Napangiti ako. Nagawa nga niya sa akin habang lasing sa iba, diba? Tsaka paanong malabo? Nakita mo yung red doon sa bedsheet. Ano yun, design? Tumayo ako. Ang taong nilalandi, maski maghubad o hawakan man ang ari mo, hindi ka papatol kung kontento ka lang sa karelasyon mo. Halata namang gumaganti siya. So ngayon, nakaganti na siya. Okay na. Feliz, si Thirdy, leave us. Sabi niya. Umalis si Dino kasama si Sabi. Ang sabi ko, diba dito ka na umuwi? Akala ko magpapaliwanag. Hindi naman pala. Tapos na tayo, diba? Sagot ko. Walang matatapos na relasyon. Napatingin kami sa taas. Ang ama ni Thirdy. Kinasal kayo kaya panindigan nyo. Huwag nyo idamay ang apo ko sa problema nyo. Ngayon, kung gusto nyo maging maayos ang buhay nyo, magkaayos kayo. Subukan nyo maghiwalay. Hindi ko kayo patatahimikin. Dagdag niya. Pagkasabi niya niyon ay umalis na siya. You heard it. So stay here. Tumalikod siya. Ganun-ganun na lang. Wala ka man lamang sasabihin. Yun nangyari. Ano yun? About what happened between you and Rick, sinabi mo ba? Nagpaliwanag ka ba? Sabi niya habang nakatalikod. Natahimik ako. Kung ganun, tungkol pa rin ito sa nangyari. Ako pa lang may kasalanan kaya nagawa niya to. Mabawi lang siya kaya it's a tie. Sino nga ba naman ako para sumbatan siya? Sino ba naman ako para pagpaliwanagan niya? Ano ba niya ako? Okay. Tumalikod ako nang nahilo uli ako. May nakahawak sa akin. Did you take your meds? Kanina lang nakatalikod tapos ngayon hawak-hawak niya ako. I'm okay. Umayos ako at umupo. Huwag ka masyado mag-isip. Maaapektuhan ang baby. Move on. Just like what I did. Iniwan niya na ako. Just like what he did. Kung nag-move on siya, sana walang ganap na ganito ngayon. Pero sige. Okay lang. Okay lang ang lahat. Kasalanan pa rin yung nangyari sa amin ni Rick. Maski hindi ko ginusto. Gumanti lang siya kaya ngayon okay ka na. Okay na. Sana. Nakakahilo yung dalawa. Nasa isang mansyon sila na hindi nagpapansinan at nakain nila sa loob ng isang buwan. Oo, isang buwan na silang hindi nagpapansinan. Kapag may hinahanap si Madam, sa akin sasabihin. Kapag may sasabihin si Sir, sa akin ipapadaan. Minsan gusto ko nang umalis para silang dalawa lang dito. Panigurado magpapansinan sila. Pero wala eh, mahirap na. Nasa masailang parte pa si Madam kaya kailangan ingatan. Future heir ng trono ang kailangan ingatan ng maigi. Thirdy. Nagulat ako sa pagdating ni Sabi. Si Feliz ang lumabas. Sabi, pumagit na ako. Si Thirdy, tanong nito. Kung may kailangan, buntis ako. Ngayon, nasaan si Thirdy? Pananagutan niya to. Napatingin ako kay Madam. Kita mo ang pagkaputla niya sa narinig. What did you say? Lumabas na si Thirdy. Buntis ako. Daladala ko ang anak mo kaya panagutan mo to. Sabi ni Sabi, hindi pa nga maayos ang dalawa, may panibago na namang problema. Okay, magbibigay ako ng pera. Ayoko ng pera. Ang gusto ko ay maging ama ka sa anak natin. Titira ako dito habang dadalahin ko yung bata kapag nanganak na ako, ay hihiwalay na kami. Hindi ito si Sabi. Ibang Sabi ang kaharap namin. Hindi ka. Papatayin ko ang anak mo kung ganun. Akala ko nung una ay walang mali siya ang tingin niya noon kay Thirdy. Yun naman pala. May pagkagusto siya kay Thirdy kaya hindi ako magtataka na ganito na siya ngayon. Isa lang ang pwedeng manatili sa mansyon. Singit ko. Sinamaan niya ako ng tingin. Eh di ako mananatili. Panigurado naman na kay Thirdy to. Pero yung isa hindi sigurado. Tiningnan niya si Feliz. Okay, ako na lang aalis. Ikaw na dito. Agad naman sabi ni Feliz. Walang aalis. Tiningnan namin si Thirdy. You both stay here. Sabi, kapag nanganak ka, magsistay kayo sa apartment ko while Feliz will stay here. Okay, sagot ni Sabi. Hindi magandang sitwasyon to. Umalis na si Thirdy. Tiningnan ko silang dalawa. Si Sabi sumunod kay Thirdy habang si Feliz ay pumasok sa kusina. Sumunod naman ako sa kanya. Madam, may gusto ka bang kainin? Nagpa, malumbaba siya. Bigyan mo ako ng title nitong sitwasyon namin. Tiningnan niya ako. The two heirs, sabi ko. The legal heirs? Napangiti ako. Natawa na lang din siya sa sinabi niya. Pwede ko po bang tanungin kung ano ang balak niyo? Napabugas siya ng hangin. Iiwas na lang.
Iyon ang mas magandang gawin sa sitwasyon namin. Tama nga naman siya. Pero hindi ka makakaiwas, madam, kapag birthday na ni sir. Kumunot ang noo niya. May malaking handaan kapag birthday ni Thirdy. Wala naman kayong gagawin doon. Yun nga lang, kapag kaganon, pabunggahan ang regalo. At dahil asawa kayo ni sir, expected na bongga ang regalo niyo, madam. Mas maiging sabihin ko kaysa nga nga na naman. Si Sab, alam ko, alam niya na paghahandaan to. Anong regalo ang ibibigay ko? Wala akong pera, sabi niya. Madam, may budget na nakalaan dyan. Ako na po ang bahalang kumuha nun para sa'yo. Pero dapat, makapag-isip na kayo kung anong regalo. Dahil 2 linggo na lang yon, hindi maipinta ang mukha niya. Regalo? May binigay nga pala sa akin si Dino noon tungkol kay 30. Tapos hindi ko man lamang tiningnan kung kailan nga palang karawan niya. Nagkandaloko-loko na kasi yung isip ko. Naglalakad ako na makitang nakabukas ang library. Pumasok ako pero hindi ko naman akalain na andun si 30 na mukhang may inaasikaso. Aalis sana ako nang magsalita siya. May kailangan ka? Ha? Wala. Aalis na ako nang magsalita siyang muli. Hindi ka pupunta dito kapag wala kang kailangan. Napansin ko nakabukas kaya pumasok ako. Gusto ko nga sanang magmuni-muni pero meron pala siya. Wala talaga. Tumayo siya. Lumalapit siya sa akin. How's the baby? Naikuyom ko ang kamao ko pero kinalma ko yung sarili ko. Okay siya. Tumangutang ako. How about you? Hindi ba napapadalas ang pagkahilo mo? Tanong ulit niya. Hindi naman masyado. So bakit ka nandito? Ang kulit. Wala talaga. Napadaan lang. Sagot ko. Nagkatitigan kami hanggang tumangutang na lang siya. Sige, mauna na ako. Tumalikod na ako nang huminto ako. Naisip ko bigla yung sinabi ni Dino tungkol sa regalo. Teka, ano regalo ang gusto mo? Nakatingin lang siya sa akin. Hindi ko alam kung maibibigay mo. Sabi niya, sabihin mo at susubukan ko. Naglakad siya at saka humarap at umupo ng bahagya sa mesa. Tsaka ibinulsa ang kanyang kamay. Truth, nanaigang katahimikan. The truth, iyon ang okay na ako, Feliz. I don't need expensive things or whatsoever. I just want the truth behind that night. Can you give it? Makukuha mo din ang katotohanan tungkol sa nangyari sa amin, ni Sab, but I want to assure that between what happened to me and Sab ay hindi ko ginusto. Kaya ipapa-imbestig ako dahil hindi ako agad-agad pumapatol sa isang babae, lalo na kapag hindi ko mahal o gusto. Kumalabog bigla ang puso ko. As far as I know, iisa lang kinama ko na ginusto ko. Napakagat ako ng labi. Ang saya. Ang saya-saya ko na marinig sa kanya to. Hindi ko mapigilan tumulo yung luha ko. Take a rest. Magtatrabaho pa ako. Pasimple kong pinunasan yung luha ko at tumango. Sige, mauna na ako. Tumango siya. Naglakad na ako palabas at hindi ko maiwasan ng umiti nang nasa labas na ako. Nakita mo si 30? Nawala bigla ang ngiti ko. Nagtatrabaho. Sagot ko. Saan? Hindi siya tulad noon nung kumausap. Nasa loob. Mabilis siyang lumapit sa pintuan, halos bungguin pa nga ako. Pumasok na siya nang hindi man lamang kumakatok. Hanggang kailan nga ba titiisin ni Feliz ang sitwasyon na ganito? Maibigay nga kaya niya ang kwento ng buong katotohanan bilang isang regalo sa kanyang asawa? Ano nga ba ang magaganap sa araw ng kaarawan ng prinsipe? Yan ang ating pakaabangan sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.